Guys, narito po ulit tayo sa halamanan at ang ating topic ngayon ay ang sambong, Blumea balsamifera. Isa po ito sa sampung halamang gamot na approved ng DOH or Department of Health under RA 8423 o TAMA, Traditional and Alternative Medicine Act of 1997, also known as TAMA. Okay? So, ang ginagamit po dito ay ang mga saribang dahon na magulang na. Sariba pero magulang. Ibig sabihin, hindi pa po nabubulok. So, kung mapapansin nyo po, mabilis po siyang mabulok o masira. Ito po ang tulad niyan. Hindi na po yan magagamit. So, meron po siyang properties. Ang properties po nito, ayon sa DOH, ay antihelminthic o yung mga may bulabulate sa tiyan, anti-fungal, anti-viral, anti-cancer, at marami pa pong benepisyo to. Pwede rin po itong gamitan ng may nagbabawas ng timbang dahil meron po itong anti-obesity po ito ayon sa ibang pag-aaral. Magagamit din po ito bilang expectorant o yung pagtanggal ng plema sa katawan. So kung meron kayong mga impa-impacho o hindi ka matunawan, pwede rin pong gamitin to. So kukulan po tayo ng mga limang dahon, papakulo natin ng malabing limang minuto at mamaya papakita ko sa inyo kung paano ito lutuin. Okay? Sa ibang lugar tulad ng Bali, Indonesia at sa India, ginagawa po itong sopas. Inihahalo rin po ito bilang pampalasa sa mga lutuin o pagkain na inihahanda sa mga pagkainan. So, magluto po tayo mamaya. Papakita ko po sa inyo. Okay? Piliin ng dahon. Mamaya. A few minutes later. So, una hugasan po natin ang mga dahon. Nakita nyo po, pinuhugasan ko siya. Kasi maaaring may mga iba-ibang mga insekto na dumapo dito. So, kailangan mahugasan po sa maigi. Ayan. A little longer than a few minutes later. So, kung gusto nyo po, mas mabilis na paraan ng pagluluto o paghahanda ng halamang gamot na ito, o ng sambong, ay gumamit po kayo ng electric kettle kagaya nito. Yan. So, ilalagay lang po natin ang sambong sa electric kettle. So, hayaan po natin kumulo. Ang dahilan po kung bakit ito aking ginamit ay dahil mas mabilis po kasing kumulo o maluto sa electric kettle. So, kung sa pangkaraniwang pakuluan o sa kaldero o kawali o sa stakore, aabot po ng 15 minutos. Dito po mga 5 minuto lang. So, maiisip ko po, ang iniisip ko naman, pwede siyang gamitin ng 2 beses. So, papakulan po natin siya ng 2 beses para makita niya po. Okay? Pakulo ng 2 beses kasi kumukulo na po siya ng maigi at makikita po natin na kumukulay na po siya sa sa electric kettle. Buksan natin yung kettle. Heto po, isasalin natin to laman itong electric. Isasalin lang po natin ang laman ng electric kettle sa isang dalagayan. Lagayan o dalagyan. Tingnan po natin.
ito po mga ating salin habang pinapalamig natin. Ang pinalamig na puno pala na sambong ay maaari ating gamitin umaga, tanghali, gabi. Pero sa pagkakataong ito, dahil ko konti lang po yung ating minuto o inihanda, siguro abot lang ito ng 2 beses. At kailangan po natin palamigin na maigi, okay? Yun nga po palang pinaglagaan na dahon. Sa ibang lugar, ginagawa nila, pinapatuyo nila yung dahon, dinidikdik, at maaaring i-preserve or itago sa halaganan. Sa pagkakatumpong ito, hintayin na natin lumamig para mahinom natin ang sambong. Yan. Pinagbandian o pinagkuluan ng sambong. Nga pala, yung sambong na yan, yung dahon, yung pinakuluan, pwede po natin gawing pampalasa sa mga lutuin tulad ng curry, chicken curry, o sa ibang putahe na maaari natin paggamitan. Salamat po. Wait lang po natin. 1 eternity later. Medyo maligam-gam na. So, pwede natin siyang isalin. Kumulan pa. Teka lang po. Isasalin na po natin ang ating sambong sa baso. Yan. Kita niyo po? Kulay green. Halatang halata ang kanyang pagiging sambong. Titikman natin ngayon. Medyo ano siya, mapait. So, tama po yung nakalagay dun sa kanyang ano, sa mga pag-aaral na pwede po itong gamitin pampapayat kasi mga walang kinanggana kumain kapag ininom niyo po ito. May anti-obesity nga pala to. So, bukod doon, ibang pag-aaral, napatunayan na maganda to sa bituka ng tao. So kapag halimbawa meron, hindi kayo matunawan, may hangin yung tiyan nyo, pwede kayong minum ng maligam-gam na galito. 3 beses ng araw po, pwede inumin yung isang pinakuluan nyo ng 15 minutos. O kung meron kayong electric kettle, 5 minuto. So, ayun po guys, masarap po siya. Pwede nyo lang gamitan ng honey at calamansi kung gusto nyo pong magkaroon ng lasa yung iniinom nyo. Kasi kagaya po ng tawa-tawa at ibang halamang gamot tulad ng walisaba, wala rin po siyang lasa, o may lasa siya pero medyo mapait. May kapaitan po ito. Salamat po.